Sa mga nakaraang video ay tinalakay natin kung paano ang paraan ng pagtatanim ng alugbati mula sa mga paklang na nabili natin sa palengke. Sa bidyong ito ay magtatanim naman tayo ng alugbati mula sa buto hanggang sa paglilipat-tanim sa mga bote ng soft drinks at sa mga 6 liters na container na pinaglagyan ng tubig. Pero bago ang lahat, syempre ay nais ko kayong batiin ng isang masaganang bagong taon at naway ang pagpapala ng Puong May Kapal ay mapasa ating lahat. Kung last year ay hindi ka pa nagtatanim ng sariling pagkain, sana naman sa taong ito ay umpisahan mo na. Dahil sa mahal na mga gulay ngayon, mamumulubi tayo sa presyo. Ang alugbati ay isang masustansyang gulay. Ito ay vining o gumagapang. Kadalasan ay ginagamitin ito ng trellis, pero kahit limitado lang ang inyong lugar at walang malaking espasyo para sa trellis, maaari pa rin tayo makapagtanim kahit sa mga bote lang ng soft drinks. Maaari kayong makahingi ng buto sa kapitbahay o kung kanino man. At ang mga butong ito ay napakadaling patubuin, kagaya din ng paraan ng pagpapatubo ng iba pang buto. Ano pa man, may mga nabibiling buto ng alugbati sa mga garden store, online at groceries. Importante ang kalidad ng lupang gagamitin sa pagpupunla. Ito ay dapat na mataba at buhaghag. At kung hindi mo pa napanood ang ating video paano ang paggawa ng garden soil, ay ilalagay ko na lang sa description ang link ng video. Karaniwang tumutubo ang mga buto pagkalipas lamang ng 5 araw. Ito ay hindi naman maselan. Kapag umabot na sa 1 pulgada ang taas nito ay maaari nang magsagawa ng paglilipat-tanim. Maging maingat sa pagsasagawa ng transplanting. Gumamit ng anumang bagay na makakatulong upang hindi mapersa ang mga maliliit na ugat. Gumamit pansamantala ng sprayer sa pagdidilig upang maiwasan ang pagkalunod ng binhi. Ilagay sa isang malilim na lugar kung ang transplanting ay isinagawa sa umaga. Ito ay upang hindi manghina ang binhi sa init ng araw. Pagkalipas ng 1 linggo matapos ang transplanting ay magdilig ng grass clipping defertilizer o kaya naman ay fermented plant juice. 2 o 3 beses sa 1 linggo. Gawin ito hanggang sa paglaki. Ang paggawa ng grass clipping at FPJ ay mapapanood din dito sa ating channel. Ilalagay ko na lang sa description ang link ng mga videos. Pagkalipas lamang ng 1 buwan mula sa paglilipat-tanim ay maaari ka na makapag-ani ng mga dahon ng alugbati. Pitasin lang ang mga dahon at mayroon ka ng pangsahog sa munggo. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.